Hi guys, welcome back to my channel. Nandito ako ngayon sa may Tachikawa. Pupunta natin ang Showa Kinen Park o ang Showa Memorial Park. So, i-experience natin dito ngayon ang autumn dito sa Japan. Kaya lang, ngayong araw na to guys, maulan kaya hindi natin masyadong ma-feel ang autumn. Ayos lang, tingnan pa rin natin kung ano nga ba ang itsura ng autumn dito sa Japan. Guys, samahan niyo ako, explore natin tong park na to. So ayun na nga guys, nakapasok na ako dito sa park. Ang entrance fee is 450 para sa adult for 1-day pass and 500 for 2-day pass. Mas makakatipid talaga kung 2-day pass, pero since hindi naman na ako pupunta dito bukas, so yung 1-day pass na lang na which is 450. Tara guys, simulan na natin ang pag-explore dito sa park na to. Dito sa entrance pa lang guys, makikita na natin ang iba't ibang kulay ng mga dahon. So, ipapakita ko sa inyo. So merong red, yellow, orange, green. So ito, dito yan sa entrance guys. So yun yung entrance. Tapos meron ditong lake. Ikutin na natin itong park na to para masulit naman natin yung entrance natin, no? Sobrang lamig ngayon kasi nga umuulan. So ipapakita ko na lang sa inyo yung ating mga madadaanan. Ayun guys, meron din ditong boat ride. So pwede rin mag boat ride. Meron silang tinatawag na pedal boat. Meron ding rowboat. 800 yen for 1 hour and additional 300 yen ata pag additional 30 minutes. Meron ding restaurant dito guys. Kaya pag nagutom kayo habang nandito kayo sa loob ng park. Kapag naaw naman kayo guys, meron naman ding mga vending machine dito ng mga drinks. Ayan. So marami dito sa loob, meron din ice cream. Guys, ito ang Momiji Bridge. Yan, so dito papunta sa Gingo Trees. So ang Gingo Trees guys, yun yung parang nakikita natin sa mga K-drama. Yung kulay dilaw na tree. Tapos yung mga leaves is nagmimisto lang carpet na kulay yellow sa ground. Yan, kung nakikita nyo yun, yan yung kulay yelo na yan. Yan yung Gingo Trees. Punta natin yun guys. So dadaanan na natin tong Gingo Trees na to. So yan guys, kulay dilaw yung carpet. Maganda sana to kung hindi umuulan. Sinabahan tayo ng ulan. So kumamasyal natin dito. Malaglag na rin yun. Halos lahat na ng dahon kasi halos wala nang natira sa ibang mga puno. Guys, so medyo mahaba din, so maganda sana talaga to kung hindi umuulan guys. Ayan, kaya lang wala naman tayong magagawa dahil nasakto naman sa paglabas natin itong ulan. Ayan, so yan, kulay dilaw yun ating nadadaanan. Meron din dito mga shop. Yan, ice cream saka mga pagkain. Yan, meron din dito ang cafe and mga coffee and tea. So dyan banda guys is yung barbecue area. Pwede kayo mag-barbecue dyan. So marami namang mga pwedeng gawin dito sa loob ng park. Pwede mag-picnic, pwede mag-barbecue. Ngayon kung wala kayong dalang sariling pagkain, may mga cafe naman dito, mga restaurant. Yan, and basta na ako makapag-vlog lang. Yan, so ikot pa tayo dito guys. Inan pa natin kung anong makikita natin dito. Dito guys, hindi masyadong madami yung
mga autumn leaves, meron pa rin talagang mga green. I think naubos na rin kasi matagal naman na nag-start ang autumn dito. And so konti na lang din talaga yung mga natitira. Itong kulay red na to guys is maple tree. Lapitan natin. Ganito yung itsura ng maple tree guys. Ayan. And so meron silang ganito dito guys. Oh. So marami silang mga art dito na gawa sa mga kahoy, sa mga sanga ng kahoy. Merong resting area dito. So basa na ako dahil sa ulan. Kaya pahinga muna tayo dito. Unfortunately, umuulan ngayong araw na to kaya hindi natin masyadong ma-enjoy yung view dito sa park na to. At least guys, napuntahan natin tong park na to at nakakita tayo ng mga autumn leaves na iba't ibang kulay, yung red, orange, yellow, and may mga green pa rin naman. And yung ibang mga puno, gaya nyan. Yan guys, so yan, mga wala na siyang mga dahon. Naubos na yung mga dahon ng mga ibang puno kasi patapos na rin naman ang autumn and magwi-winter na dito sa Japan. And ngayong araw pa lang nga guys is malamig na. Rainbow stairs. Rainbow stairs siguro ta guys. Kasi iba ang kulay. And so I think ito guys ay moon. And so saan punta? To the moon. And guys, so next nating pupuntahan is yung Japanese garden. Kung mahanap natin yung Japanese garden dito, let's go. Marami-rami din mga tao dito, hindi lang ganun, hindi lang crowded, pero meron pa rin mga bumibisita kahit umuulan kagaya ko. Nataon lang kasi talaga na umulan ngayon. Since nandito na tayo, i-tuloy-tuloy na lang ng pinto. So Japanese garden, 230 meters. 230 meters pa guys yung Japanese garden. So yun, the swamp of dragonfly. Tingnan natin guys kung merong dragonfly ngayon, pero I think wala kasi nga umuulan. Dito yung way guys na dragonfly marsh daw. So I think dito yan guys, pero since umuulan nga, eh syempre wala namang dragonfly na lilipad ng umuulan. Pero dito banda yon, dapat ganyan siya. Yan, dyan banda. Dyan sila dumadapo sa mga ganyan. Tuloy na lang nating puntahan yung Japanese garden. So andito na tayo sa Japanese garden. Tingnan lang natin kung anong meron dito. Kung meron silang mga art dito. Yan, gaya nyan. Yan, sa mga Japanese na umbrella. So maganda dito siguro pag gabi guys. Kasi merong pailaw, merong illumination. Yan, pati doon. Yan, so since hindi ko na maabutan yung illumination dahil mayang gabi pa yon. Ayan, so hindi natin makikita ang illumination. And guys, so dito sa part na to guys, dito ginaganap ang illumination. Simula dito sa mga payong na to hanggang doon sa may bandang doon, sa may tubig. So lahat yan umiilaw, yung mga payong na yan. And ito guys yung magiging itsura niya kapag illumination, kapag gabi. Yan. So mag-ikot pa tayo dito sa Japanese garden.
So tapos na ako dito sa may Japanese garden, guys. Then babalik na tayo dun sa may entrance. And guys, so dito naman banda, guys, yung barbecue garden. Ayan, ito yung kanilang mga menu. Ayan, so may mga karne sila, meron din mga noodles nakasama. Ayan, depende kung ano yung inyong pipiliin na menu ng kanilang barbecue garden. So may mga tent na rin dyan sa loob, guys. So dito yung barbecue garden, guys. Meron na rin mga tent dito, and kasama na rin sa babayaran ninyo, sa set na babayaran ninyo, yung mga grill, yung mga pang-ihaw, yung mga karne. So lahat yan kasama na siguro sa set. So yung barbecue garden, pwede kayong mag-barbecue dyan. Hindi talaga tumitigil yung ulan, so dire-diretso pa rin talaga yung ulan. Hindi ko masyadong ma-enjoy yung view. Nandito na tayo sa may malapit sa exit. So ayun na yung exit. Tapos na nga tayo dito sa Showa Kinen Park o sa Showa Memorial Park. So yun nga, guys, dahil sa umuulan at walang tigil yung ulan, hindi ko na naikot yung buong park kasi sobrang laki nitong buong park. Pero at least kahit papano nakita natin ang itsura ng autumn dito sa Japan. Kaya ayun, guys, hanggang dito na lang tong vlog ko na to. Don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin, guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Sa ulitin, guys, see you on my next vlog. Salamat sa panonood.